Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. Nandito naman po tayo para magbigay ng konting tips and ideas, mga master. Ito po, regarding po dito sa ating yun, air filter o tinatawag natin na air cleaner. So, yun po mga master ay ginagamit po kadalasan sa ating mga motor. Okay? So, puntahan natin. Oh! Bakit nga ba kailangan gumamit dito, mga master? At bakit, para saan na ba ito? Bakit halos kadalasan ng motor may ganito? So tingnan natin ang laman sa loob ko, anong laman nito. Tara. Yan, meron siyang bolt. Okay, meron siyang screw. So kailangan mo muna siyang tanggalin. Dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Apat, lima, anim. So anim siya, mga sir. So kailangan tanggalin mo muna bago siya exactly mabunot mo. Okay. Yun, kailangan medyo makapit siya. So yung motor natin is bago pa lang. So papaliwanag ko lang sa inyo kung para saan to yung air cleaner. Anong gamit nito sa makina? So ano yan, panakit butas lang. So hindi naman. Tingnan natin ngayon kung bakit kailangan nyo ng ganito. Yun, ito na po yung last. Mabubunot na po natin. Okay. So yan po ang air filter cover. So nasa loob po nyan ang pinaka filter. So may nakalagay na enhanced smart power. So sa Honda po ito nakalagay ESP, enhanced smart power. So meron nakalakip na smart power yung ating Honda Click 125. So pwede natin tanggalin, mga master. Ayun, so bago pa lang siya. Wala, masiguro nasa 1 month old pa lang siya sa akin. Kasi July 1 ko siya binili. Okay, ito po yung laman niya. Simple lang naman, tagusan. Okay, may lusutan dito sa loob. Ayan, dito pala lusutan ng hangin. Tapos papasok dyan. Pagpasok dito, labas dito. Okay, paglabas dyan. So yun lang, papasok dito. Siguro papasok na yun dito sa loob. So may nakita akong part na medyo madumi. Banda rito, tingnan natin. Ayan, medyo maitim na siya, mga sir. Okay, so yun siguro is dito siguro mas makapal ang pasok ng hangin. So tingnan natin sa loob. So, meron siyang tatak Honda kasi stock pa lang naman to. Hindi pa siya napalitan, so may tatak si Honda. Tanggalin natin. Yan. Air filter cover. So ito na po air filter sa. Ayun. Sa likod, ito po itsura niya. Okay? So napakaano ng likod. Ang itsura niya naka-screen. So hindi makakapasok yung medyo makakapal na malalaking dumi o di kaya karton, ganun, mga dahon. Okay, so meron siyang bukod sa black, meron din siya dito sa harapan na napakapino. Hindi natin alam kung ilang nipis ang sukat niyan. Dito, medyo mas makapal siya. Tingnan natin sa loob. Okay, yan lang naman. Ito lang kaliit. So, yan na yung papasok sa loob sa intake natin. Ayun, kung makita nyo. Papunta doon. Tapos, kung makita nyo, andun yung air choke natin. So doon tayo magbabuwas, magdadagdag kung magpalakas tayo ng idle ng ating motor. Yan, pwede yan ikutin. So dito po siya galing, papasok po doon. Ngayon paanda rin natin na wala pong air filter kung ano mangyayari. Tutok lang natin. Okay, that's good. Yun. So umaandar siya na walang air filter. So hindi rin siya anong, oh, may talsik dito. So cover na cover yan, pero may talsik. Ayan. So kasi binyahe ko to ng gabi, ulan na ulan. So may mga konting tubig. Tapos meron siyang drain. Parang drain na butas dito. Nabasa nang kung may makapasok na medyo makapal na volume ng tubig, diyan siguro lalabas. Okay? So susubukan natin tatakpan ngayon kung anong tunog niya, kung meron ba siya, kung meron bang higop o wala. Okay, subukan natin. Ayun, may ayan, meron. Mahina lang siya. Okay, tapos papasok siya, mga sir.
papasok yung hangin dahil nga intik po siya. Meron din po ditong palabas. Ayan o. Ayan o. Yung butas na yun maliit. Ayan. Palabas po ang hangin dyan. Yung butas na maliit. Ayan. Kung mapapansin nyo. So, anyway. Ito kasi, ang trabaho nito, pag ipiga mo, ayan, iririb mo siya. Pag iririb mo siya, wala naman check engine. Pag iririb mo siya, ayan, lalakas ang higop ng hangin. Okay? So, yun. So, pag rib mo, naman mo, malakas yung higop ng hangin. So, ibig sabihin, malaking bagay siya para sa makina natin, okay? Tatakpan na natin ngayon, mga sir. Patayin na natin. Yeah. Okay. Yan, itatakit na po natin. Yan, sakto naman siya. Meron naman siya mounting. Okay, yun. So, pasok lang natin. Sukat mo lang sa mounting. So, sukat na yan. Basta genuine yung pyesa is Orig Honda. Pasok na pasok yan. Pero pagka hindi Orig Honda, medyo may mga kaunting diferensya yan. May kaunting lampas sa sukat, lampas sa mounting, lampas sa butas. Okay? Kung hindi maluwag, medyo masikip. Balik na natin yung cover. Yan mga sir. So, gaano nga ba kahalaga yung air filter sa ating motor? So, papakita ko sa inyo kung gaano kahalaga nyan at anong trabaho nyan. Bakit merong blocking dyan na filter. Okay? So, tingnan natin. Yo, what's up mga automatic work? So, set up na natin maayos yung camera. So, bakit nga ba may air filter yung ating Honda Click, Honda Beat? Pag-usapan natin yon. So, bago ang lahat, kailangan mo natin ang gumawa ng isang magandang presentation. So, nag-uumpisa po ang lahat is yung ating... Sana magandahan, mapapaganda ko pagka-drawing. Okay? Pinakaano sa ilalim. Yan. So, parang ganyan lang pagka-drawing ko eh. Hindi ako marunong gaano mag-drawing. Yan, tapos may head. Okay? So, may head po siya mga sir. Yan. Okay, kung nakita nyo, so ito na po yung head. Ngayon, ito po yung ating piston. Yan. Tapos, meron po tayong tinatawag dito na Conrad. Tapos, dito na po yung ating crankshaft. Ngayon mga master, bakit po nagkaroon ng ganyan? Lagyan lang po natin dito ng inlet. Wow. So, ayan po ay inlet. Okay? Nandito po ang ating injector. Yan. Sa Honda Beat, ginawa ko na rin to. Ito naman ay sa Honda Click. Okay? Ito yung injector. Nandito naman yung ating spark plug. So, okay yung spark plug ko. Hindi ako marunong mag-drawing ng spark plug. Ha. Spark plug. Okay? Lagay ko lang. Dito naman, yung ating injector. Yun. So, injector, spark plug, tapos dito naman yung ating... Ang tawag po nito mga sir, is yung tinatawag nating exhaust. Ito naman, ang tawag nyan, is yung ating intake. So, pasensya na kayo, hindi ako master dyan sa drawing. So, head cover, so ito yung pinakamakina, yan yung piston. Ito yung Conrad, piston Conrad, ito yung crankshaft. Tapos, ito yung injector. Yung makikita natin na kulay itim na nagbubuga ng gasolina. Ito naman yung spark plug, nagbubuga ng, bumubuo ng kuryente. Okay? So, ito yon yung exhaust natin. Ito naman yung intake natin. Okay? So, yung ginawa ko kanina, di ba may air filter tayo mga sir? Yon filter. Ito na, sulat natin. Yan, may filter tayo. Yung tinanggal natin kanina, which is dun sa ating Honda Click. Ngayon, yung filter natin, humihigop siya ng hangin. Kung napansin nyo, banda rito yun. Humihigop ng hangin. Ito yung in. Okay? In yan. Ito yung papasok. Sulatan natin ang in. Ngayon, papasok siya dun sa ilalim ng makina. Papunta po siya dun sa ilalim ng makina dito. Sa inyong, yan. Papasok po siya dyan. Okay, yan na siya mga maser. Pagdating to dyan, nahati po to dito. Bago pumasok sa makina, sa intake natin, meron po tayong tinatawag dito na throttle body. Okay, yung throttle body. Hindi ko naman madrawing yung throttle body, basta dito siya. Pakita ko na lang sa picture, yan.
bumubuo ng throttle body. So nandyan din po yung ating injector. Okay? Andito yung ating spark plug. Ngayon, air filter natin. Para ito po yung magbablock. Okay? Magbablock ng mga dumi. So kung napansin nyo yung air filter natin, eh parang napakanipis. Wala ganong butas. Parang tela lang siya o parang karton. Karton nga lang yan eh. Parang manipis. Karton na may mga butas na maninipis. Okay? Tapos sa likod, meron po siyang screen. Okay, para hindi po pumasok yung mga hard particles. Hindi siya pumasok sa loob. Pagpasok niya, ang sasala sa yung karton. Yung tinatawag na, yung parang grills na nakaganon. Yung karton na yun, yan ang sasala dun sa dumi. Dumi na pumapasok dun sa ating motor. Sa makina. Okay? Dun naman sa likod, meron pong sumasala dun na, kung nakita nyo, mayroong sumasala pong screen. Okay? So, matigas na po siya. Dito, malambot. Sa in, malambot. Sa out po natin is yung matigas. Okay? So, kailangan po yan mga sir para hindi po makapasok yung putik, mga lupa-lupa, o di kayo yung mga alikabok, o di kayo yung mga, kung meron mang medyo basa-basa na pwedeng pumasok dyan sa loob, hindi ka agad diretsyang papasok. Dito muna siya, hihigupin muna siya ng air filter. Tapos kung meron mang mga karton o anumang bagay, plastic, hindi ka agad siya papasok dun sa loob. Ito po yung in natin. Yan. In natin. Yan. In ng hangin. Papasok dito. Ngayon, yung throttle body naman, dito, may cable. Yung cable naman na yun, yan, cable. Yung cable naman ngayon mga sir, okay, yan ang nagko-close open dito sa gitna natin. Okay? Kung pwede naman siyang bubuga o titigil, bubuga o titigil. Dito, meron din po tayong tinatawag na sa idle natin. Andito yung sa idle. Nandun din po sa ating throttle body. Okay? So, bago po papasok yan, kailangan bubuga muna dito. Sasara, bubukas muna yung ating butterfly ng ating throttle body dun sa may cable. Yun yung ginagawa nating throttle. Okay? Yung throttle natin, which is nasa kanan, mali yung drawing ko, nakaliwa, pero nasa kanan dito. Yan. Yan po yung pinipihit-pihit natin ganun. Pag magpihit ka ng ganun, bubuka dito, papasok yung hangin. Pupwersa ang makina. Okay? So dapat, kaya niya nilagyan ng air filter para mablock po yung mga marumi na mga bagay o dumi na papasok. Maaring papasok dun sa ating makina at ikakasira ng ating makina. Okay? Hindi po pwede yung papasok lang dito. Okay lang yan kahit walang air filter. Hindi po pwede yan. Okay lang yan kahit ganitong air filter. Malalaki masyado butas. Hindi po pwede yun. So, hindi po pasado sa standard ng sasakyan natin. Kaya nga po may manufacturer tayo na Honda dahil sila po ang gumagawa ng air filter natin. At sa aftermarket natin, meron po mga air filter na mga binibenta na mas maganda pa o mas higit pa o same level lang sa air filter ng ating Honda. So, madaling sabi, yung air filter po natin, panatilihin nating malinis. Huwag po siyang madumi. Baka yung buong dumi, papasok dito sa loob at pagka nakapasok dito, ipuputok ng ating spark plug kung may marumi o may mga dahon kasi maaring papasok ang dahon kasi walang block dito sa loob. Pagpasok na dito mga sir, pag pumutok, baka biglang sumilab. Okay? So, dapat panatilihin malinis ang ating air filter. Tapos, wala pong, baka may natalsika na po dyan ng gas. Wag po, kasi papasok po yan dito. Pero, yung hangin na papasok po dito is yung ginagamit po ng ating makina para sa intake. Pagpasok ng hangin, bubuga. Papasok ang hangin, sasabayan ng gasolina, ibubuga dito sa loob, mag-open yung valve dito sa gilid. Pag-open ng valve, puputok yung gas. Pagputok ng gas, iikot, bababa yung ating piston. Pagbaba, pagtaas niya ulit, pang-apat na stroke, is ibubuga na po niya dito sa kabilang piston. Okay? Bubuka na po, yun na pong pupunta dito sa ating, tinatawag nitong, yan, yung mga muffler natin. Diyan na po pupunta sa ating mga muffler, mga sir. Okay? Sa ating tambotso. So, kaya kailangan po tayong yung air filter natin, panatilihin nating malinis, panatilihin nating nakasara. Kailangan may air filter na nakalagay dyan.
para magbablock ng dumi, papasok sa loob, baka possible, mga papel, plastic, kung hindi mo maagapan, hindi mo makita, baka biglang pumasok sa loob. Okay? At pag sumabog dito, plastic, didikit yan sa ating block. Hindi yan lalabas dito. Pag lumabas man, baka magdikitan yan dyan. At kalaunan, eh magkukos pa ng pagkasira ng ating makina. Okay? So ito yung mga plastic lang. Yan. Dito naman, sa exhaust natin, bakal na to. Dito, plastic lang to. Baka magpundo dyan. Tapos, dapat, hindi po siya barado. Hindi madumi yung nandito. Kaya nga po, mayroon po tayong throttle body cleaning at injector cleaning para hindi po marumi. Hindi po magbablock kasi nakaka-apekto po yan. Pag hirap po yung pasok ng hangin, hirap po yung makina natin. Okay? Hirap po siyang magpasok ng hangin, hirap po siyang mag-produce ng saktong amount ng hangin para ibibigay ng ating makina. So po ng hangin natin dito is malinis po. Malinis, pino, at yung sakto lang na amount o dami ng hangin o volume ng hangin na pumapasok dito sa loob para ibibigay dito sa ating makina. Yun lang po yung ating tutorial para sa mga araw na to. So next time na lang po siguro tayo mag-tutorial tungkol sa ibang bagay naman sa ating Honda Click 125. So maraming salamat nga pala sa Automatic Works, mabuhay. Salamat sa tuloy-tuloy na suporta. So papunta na po tayo sa 10,000 subscribers. Yeah!